mga bata. Ako po si Teacher Jaira ang magtuturo sa araw na ito ng isang panibagong kwento na mula sa Biblia. Maaari na natin ihanda ang ating mga materials na ating gagamitin mamaya, gaya ng lapis, papel, o notebook, bond paper, pandikit, maukulay na papel, at gunting. Okay na ba? Halina tayo na magpasimula. Gaya ng palaging natin ginagawa, tayo muna ay mananalangin. Ipikit natin na ating mga mata bilang tanda ng ating paggalang at pag-ipag-usap sa Panginoon Diyos. Aba, Ama naming Hari, Ikaw na Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan pinagkakaloob mo po sa amin. Kami ngayon ay muling nagtatagubilin. Kami po ay iyong gabayan ng aming pagkikinig ng iyong mga aral. Bigyan po kami ng sapat na kaalaman na maunawaan po namin ang aral na nais mong ituro sa amin. Ito ay hiling at pakiusap. Sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Kayo mga batang pamana, masaya ako at kasama ko ulit kayo sa araw na ito. Bago tayo magpasimula sa ating kwento, tayo muna ay aawit. Okay ba yun? Sumabay kayo ha! Ang pamagat ng ating awit ay... Pamagat ng ating kwento ay Ang Talinghaga Tungkol sa Kaibigan sa Hating Gabi. Isang hating gabi, may isang lalaki na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang makiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito ang naging sagot ng kanyang kaibigan. Pwede ba? Huwag mo na akong istorbohin. Nakasara na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi ako makabangon. Hindi ko maibibigay ang iyong kailangan.
Ngunit ang kaibigan na ito ay nabagabag at nag-alala, kahit siya'y bumangon pa rin. At kahit nung ay sinabi niyang hindi siya makakatulog, ay kanya pa rin itong tinulungan, kahit hating gabi na. Maikli lang ang ating kwento ngayon, mga bata. Pero sigurado na may matututunan tayo dito. Ano-ano ito? Sa kwentong ito na ating napanood ay talagang ipinakita ang tunay na kahulugan ng salitang kaibigan. Ang mabuting kaibigan ay maaasahan sa oras ng pangangailangan. Gaya sa kwento, narinig natin na tinulungan pa rin ng isang kaibigan ang kanyang kaibigan na nangangailangan. Gayun din dapat tayo, mga pamana. Dapat ay lagi tayong handang tumulong sa ating mga kaibigan. Tayo ay dapat na madaling lapitan. Ang mabuting kaibigan ay handang tumulong anumang oras. Walang pinipiling oras ang pagtulong. Kaya kahit na masasabi natin parang naaabala, yung isang kaibigan ay handa pa rin siyang tumulong sa kanyang kaibigan na nangangailangan. Ang ating Panginoon din ay ating kaibigan. Kaibigan na dapat nating lapitan. Maaaring sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman, kung ano ang iyong mga kahilingan, at ikaw ay kanyang pakikinggan. Huwag kang magdadalawang isip na tumawag sa Panginoon dahil siya ang ating tunay na kaibigan na palaging naririyan sa ating tabi saan man at kailanman. O ayan, mga bata, alam kong naintindihan ninyo ang ating kwento sa araw na ito. At sa ating activity ay ihanda natin ang mga kagamitan na ating gagamitin. Tayo ay kukuhit ng isang malaking cone o apa ng ice cream. Sa gitna nito ay isulat, "Ikaw ay isang mabuting kaibigan." Sa ibaba nito ay isulat ang pangalan ng iyong mga kaibigan. At sa panibagong makukulay na papel naman ay gumawa ng mga ice cream scoops. At isulat sa bawat scoop ang mga magagandang katangian ng iyong kaibigan. Gupitin ito at idikit sa cone na iyong ginawa. Yay! Salamat mga bata! At sa araw na ito ay natapos ninyo ang inyong activity. At sa huling bahagi, tayo ay mananalangin ng pagtatapos. Ating ipikit ang ating mga mata. Aba, Ama naming Hari, ikaw po nakapangyayari ng lahat ng mga bagay. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob mo po sa amin. Hiling po namin na sana palagi mo po kaming gagabayan hanggang sa aming paglaki. Tulungan niyo po kami na maging pamanang matulungin sa aming mga kaibigan. Ito lamang po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat mga bata! Hanggang sa muli, paalam! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailangan, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna, o puro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko pamana, samantala. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral. Now you know.
Miss Panam, 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 Miss Panam,